Presenting to you my daughter and nieces. Muna, baka mabusog agad kayo. Napunta na kami sa venue, kasal ng brother ko, Renan and Marinela, hashtag kay Renan Inilaan. Ako nga pala naging makeup artist ng anak ko at ng mga pamangkin ko. Hindi naman kami excited kaya mauna na kami sa venue. Sakto lang din yung dating namin dito dahil iniisip namin baka mayroon pang photoshoot. Mabuti na lamang din at marami ng events place dito sa lugar namin. Ang venue ay sa Merlin's Place dito sa Paligay, Candaba, Pampanga. Lahat ng okasyon pwedeng gawin dito. Kung gusto mo ng indoor, pwede din. Kung gusto mo naman ng outdoor, pwedeng din. Heto na nga kami at nakababa na, hindi na namin mapigilan ang kakulitan ng mga junakis namin. Takbo rito, takbo doon, ang ingay talaga. Nagpalakad-lakad kami dito sa labas at may mga koi fish pala dito. Mamaya iiho kita, humanda ka. Charis lang, masyadong seryoso. Inaaya ko lang nga sila na umakit sa taas. Kunwari, excited na makita yung ikakasal. Pero ang totoo niyan, gusto naming maki-aircon. O aminin nyo, kapag mainit, gusto nyo rin magpalamig. Kawawa naman kasi mga bata. Charis, hito na nga yung maganda kong sister-in-law. Nagpo-photoshoot na at naghahanda na rin ang mga secondary sponsors. Kasi for sure, sila na ang next na kasama sa photoshoot. Excited yarn. At tulad ng inaasahan, hindi magpapatalo si Mrs. Cruz. Pati ako, nakivideo-video. Para binibigyan sila ng instruction ng photographer. At videographer, ako ay humanap din ng pwesto ko para makunan ko sila. Pero nag-worry ako, baka malubat agad yung cellphone ko. Mamaya wala na akong battery sa simbahan. Pero sobrang kulit talaga ni Mrs. Cruz. Ayaw pa awat at video rin ng video. Akala mo videographer. Pero wag ka, for sure, mas mauna tong inedit ko na to. Kaya maniningil agad ako sa brother ko at sister-in-law ko para sa aking SDE. RNM, baka naman. Masyado nga ako naaliw sa pagkuha ng video. Nakalimutan ko na yung mag-ama ko. Pero at least nandun na sila sa aircon. Yan mga naman yung bride at mga secondary sponsors. Tawa ng tawa. Ano kaya pinagtatawa na nila? Mga nahipa na yata ng hangin o mga gutom na. Cherries! Instruction syempre yun ng videographer at photographer. Aba, kailangan mong sumunod para gumanda ka sa kuha nila. Sobrahan yata sa pagtuturo si sir. At meron ng sumalampak, hindi na kinaya yung power ng instruction niya. O, ang maniwala, gutom, pero syempre, instruction yun sa kanya, kaya siya nandyan. Ito na nga, gusto na niyang tumayo, pero hindi siya makatayo. Abuti na lang, merong helping hand doon. Mahaba-haba pa ang time para sa photoshoot. Masyado naman ako nag-enjoy kakanood sa kanila. Umalik tuloy sa aking alaala nung time na ako yung kinakasal. Charis, baka maniwala kayo. At maging moment ko pa to. Tingnan niyo na lang yung effort ng kumukuha ng video at pictures. Kasama na yung mga secondary sponsors, pati na yung bride. Talagang gagawin mo ang lahat para maganda talaga yung maging shot. Magmumukha ka talagang baliw. Na laging nakatawa at baliw na salita ng salita ng walang sinasabi para lang makakuha sila ng magandang shot. Tulad ng sinabing Maritesan, kahit hindi kayo magkakakilala, ngiti lang ng ngiti. Salita ng salita kahit walang sense. Basta sa picture, maganda ang kalalabasan. O siya, may idea na kayo kapag kayo na ang pipicturan. Mapakasal man yan o mapadibu, ganyan ang gagawin sa'yo. Yung umiti ka ng umiti sa harap ng camera. Finally, natapos na nga ang photoshoot. Magpe-prepare na kami para naman pumunta na sa church. Ito na yung mga junakis namin, pa-swing-swing lang. Hinihintay lang din namin na makalabas yung ibang sasakyan at ito na nga kami sa simbahan. Ito naman ay ang Nuestra Señora de la Merced Parish Church sa Bahay Pare, Candaba, Pampanga. Dito sa ilalim ng parking, yung dating ilalim na to, ito talaga yung pinakasimbahan. Pero nung ni-renovate siya, yung dating pinagmimisahan, naging parking na. Nakakadaldal naman ni Mrs. Cruz o siya, umakyat na tayo dun sa simbahan. Napakaaliwalas dito at napakasarap naman talaga ng hangin. Unti-unti na rin dumarami yung tao at maya-maya nga lamang ay magsisimula na ang seremonya. At si Mr. Cruz nakuha pang mag-long sleeve na pagkamalan tuloy ninong. Akalain mo bang binibigyan siya ng corsage? Natawa na lang din siya. Mabuti na lamang talaga at napakahangin. Pampalubang loob sa mga naka-gown, naka-long sleeve, at mga naka-vest na to. Alam naman kasi natin na napakainit na mga tela niyan. Pero minsan lang naman to, kaya tiis ganda talaga. Itake ko na rin yung opportunity na to para magpasalamat sa lahat ng mga taong dumalo at talagang nag-spend ng time and effort nila para sa pag-iisang dibdib ni Renan and Marinela. Maraming salamat po. Saglit na nga lamang at magsisimula na. Unti-unti na nga nagtitipon ang mga coordinators at later tatawagan na rin nila ang mga sponsors. I-mention ko na rin pala at magpasalamat ako sa On The Day coordinators na KJS Events, sa ating host na si Sir Benigno Lara Aquino II, Photography by Sir Julius Toledo of Print Area Production, Event Stylist and Florist na si Miss Joanna Flores of All In Bloom Creations, sa Lights and Sounds na Mayo Audio. Masyado ako nag-enjoy, mag-start na pa. Matik na ako malit at lumalakad na pala si Besman at sinundo naman ang gwapong-gwapong groom. Kanino pa papagmamanan ako gapuhan, eh hindi sa sister niyang nagbablog. Paano ko nalaman na pogi siya at maganda ako, eh di sabi ng nanay namin. O, charis-charis lang yon. At ang mga makikita naman natin ay mga nagagandahan at nagsaseksihan na ninong at nina. Karamihan nga sa kanila ay hindi ko na nakilala talaga namang nagwapuhan at nagandahan ng mga ninang, lalo na nung naayusan sila. Bising-bising nga ako kabi-video kahit nasa tagliran lang ako. Syempre naman kasi bawal mag-video nang nasa gitna dahil hindi naman ako official videographer at photographer. Nag-e-epal lang talaga si Mrs. Cruz. Kung mapapansin nyo, ang dami ng ninong at ninang. Paano ba naman nasabik si groom and bride sa ninong at
at ninang noong unang panahon kasi bibigyan ka ng nanay mo o ng tatay mo isang ninong o isang ninang lang. Kaya pag Pasko tuloy, maghahanap ka ng ninong mo o ng ninang mo. Minsan ang layo-layo pa nila kaya wala ka tuloy. Natatanggap pag Pasko, real talk lang. Kukurot mo ang mga bisngis sa kakyutan at kapugian. At susunod na pala dito ang maganda kong anak. Yan nga pala si Rainy. Yun ang kanyang FB page at meron din siyang YouTube na Rainy Story. Kaya huwag niyong kakalimutan na mag-like and follow. Mag-subscribe ka na rin para masaya. In fairness naman, kahit halatang nahihiya ay lumakad pa rin siya. Talaga nga namang nakakahiya kapag lahat ng tao ay nakatingin sa'yo. Ang mga matatanda nga nahihiya, ang bata pa kaya. But as time goes by, for sure matututo din sila. Kailangan lang nila ng ating gabay. Masyado na palang mahaba ang pagdadaldal ko dito. Maski nga ako na iinip na sa bride. Pero this is it, pansit, makikita na rin natin ang napakagandang bride. Sa katunayan niya, kahit paulit-ulit na tayong umaatin ng kinakasal, nakaka-excite pa rin na makita at abangan yung bride na nanggagaling sa pumubukas na pintuan ng simbahan. Bakit ganun? Yung anhin mo na nga lang ikaw na yung magbukas ng pintuan para makita mo na siyang nagmamarcha sa aisle. Heto na nga, sobrang excited na ng mga tao para kay bride. Okay, ganda pagmustan ang iyong mga mata, kumikinangkina. Di ko maintindihan ang iyong mga tingin, labis ang mga ningning. Langit ay bumaba, bumababa pala ang tala. Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig. At nagsimula na nga ang wedding mass. We thank our officiating priest, Reverend Father Aristotel B. De La Cruz. At sinimula na nga ni Father ang seremonyas para sa mga ikakasal. Shinare niya dito yung kanta ni Lea Silonga na I Do na kanyang kinanta during her wedding. Yan yung ginamit ni Father na guideline para sa groom and bride dahil napakaganda nga naman ang nining. At ngayon, tinawag naman ang ninong at ninang para ibigay nila yung blessing sa kanilang mga inaanak. Sobrang nakakatawa rin na talaga namang na-appreciate ni groom and bride dahil sumunod si ninong at ninang dun sa dress code na gusto nila. Talaga namang kahit napakainit ng panahon ay naglaan sila ng oras para dito. Kaya from the bottom of our hearts, maraming salamat po sa mga ninong at ninang. Malapit na matapos ang wedding ceremony dahil paido-ido na sila. Yes, tapos na nga si groom kaya si bride naman, kaso ang ingay naman ng background music ko, yung mga Junakis ko sobrang ingay. At heto na nga, wala nang makakapigil ang sister-in-law ko, isa ng ganap ng liwag. Bakit ganun? Nakapalakpak sila pero parang di sila masaya. Tingin ko nagugutom na ang mga bisita. Siyempre naman, wedding ceremony kailangan solemn, kaya ang seryoso naman talaga nila. Pero teka, biglang nagkagulo ang mga tao. Bakit ba naman kasi sumuot sa belo? Ang groom hindi na yata nakapaghintay. Cheris-cheris lang, utos po yun ni Father. Dahil sa pangyayaring ito, ang kaninang mga gutom na busog na at ay nga naiinitan. Aba, nililigan na. Nabuhayan nga ng loob ang mga tao sa loob ng simbahan. Heto na nga at ipopronounce na sila as husband and wife, kaya naman ang mga tao nagpapalakpakan na. Patapos na rin ang ceremony, kaya kailangan na rin nilang magmano sa kanilang mga ninong at ninang. Iyan ay tanda ng kanilang paggalang at pasasalamat. Laging sinasabi para saan ba ang ninong at ninang. Tayo ay kumukuha ng ninong at ninang hindi para mag-ipon ng pera o hindi para maraming makuha sa anumang okasyon na mayroon tayo, kundi sila ang mga taong pinili natin na maging modelo at siyang gagabay sa buhay pag-aasawa. Hindi lamang ang ating mga
magulang ang ating magiging gabay, kasama na rin sila. Tunan ko ang mga salitang ito mula sa pari na nagkasal sa amin kay Father Itzit John. Kaya muli ang taus-puso po namin pasasalamat sa mga ninong at ninang ni Renan and Marinella. Akala mo ako yung nagpakasal, talagang todo pasalamat. Meron na din namang opportunity kaya igagrab ko na. Maraming salamat kay Tita Bibi sa JVK Catering. Located at Mangga, Candaba, Pampanga. Tapos na nga ang kasal at picture taking na. Talaga namang nabigla ang mga photographer at videographer sa laki ng pamilya namin. Munti ka na nga naming mapuno ang simbahan. Siguro isang bus kami. Ito na nga at hindi magkandatuto sa print area production kung paano kami aayusin. Compress daw. Dahil di nga kami magkasya sa picture, umuwi na lang kami. Charing, kakatapos na kaya pupunta na kami ng venue. Naglalaro na rin kasi ang mga bituka namin sa chan. I'm sure kayo rin sa haba ba naman ng video na to kung di kayo gutumin. Kailangan na nga nating lumafang para magka-energy tayo. Napaka-pretty naman talaga ng Wayne ko. FB page Wayne, YT channel Rain Story. And syempre, yours truly si Mrs. Cruz. Ito na nga tayo sa napakagandang venue. Nasa outdoor kami pero grabe ang sikat ng araw. Sobra-sobra pa rin talaga namang sayang ang gluta. Cheris! Tapos ang tingin ko dito, ang kilikili ko ay magpuputik talaga ng bongga. Kaya kung gusto niyong magtampisaw, dito na lang sa kilikili ko. Dala yata ng pagkagutom kung ano-ano nang sinasabi ko. Pero wala pa rin namang tatalo sa ganda ng lugar na ito. Konting tiis nga lang at lulubog na rin si Haring Araw. Pamaya-maya lang, wala na ang init. Kaya naman lubos talaga ang aming pasasalamat sa lahat ng nakiisa sa pag-iisang dibdib nila Renan and Marinella. Nakita niyo naman siguro ang ganda ng lugar kaya pwedeng-pwede rito ang kahit na anong okay. Okay, ito na nga ang pinakahihintay natin. Siyempre naman, hindi papatalo ang team bride dyan. Ladies and gentlemen, team bride! Let's go, team bride! There we go! Lower! Napaka-great naman talaga ng ating mga secondary sponsors at narito na ang ating hinihintay, ang ating groom and bride. Ladies and gentlemen, let us now give the biggest round of applause and the loudest cheers to the most beautiful couple today. Please welcome your newlyweds, Mr. and Mrs. Renan and Marinella Katpantan. A big round of applause. Ang next na nga palang sasayaw ay ang mga ninong at ninang, kaya huwag kayong kukurap. Siyempre, charis lang ng buti kung mapasayaw natin sila. Pero ito na ang groom and bride. Nako, kulang sa practice si groom, hiyang-hiya, hindi makasayaw. Isang buwan kong pinapractice sumayaw yan. Ayaw ipakita yung talent ko. Mara Michael Jackson pa naman sumayaw yan. Charis! Because this is a beautiful day, the reason why we are having a beautiful day. The best pa rin talagang simula ng lahat ng okasyon sa pamamagitan ng isang dasal. Ako nawa pumagitna sa piging na ito upang ang seremonyang patungkol sa mga bagong kasal ay magsilbing gintong kasiyahan ng mga nagsidalo. Pagkatapos nga niyan ay simula na rin ang ceremony dito sa venue. Nariyan na nga ang cake cutting or slicing at ang pag-inom ng wine. This symbolizes the couple's first task as husband and wife. Hindi na pala uso ngayon yung nagpapalipad ng dab o kalapate. Naging mabilis lang din ang mga kaganapan dito sa venue. Lumamig na rin ang panahon dahil wala na si Haring Araw. Isa nga rin pala sa nakagawian ay ang mother-son dance and daughter-father dance. Aming mga Kapampangan pero Tagalog, hindi uso yung sayaw na sinasabitan ng pera. Pero alam mo kung uso yun, sasabihin ko sa akin na lang nila isabit kasi baka masira pa yung damit ng groom and bride, diba? Charis na naman. Oops, tumutulungan mo ko. Tayong dalawa yung sabitan ng pera. Gusto mo yun? Naman, diba? At eto na nga, napagkaisahan na naman ang groom and bride. Pag may nanonood na bata, pakitakpan nga po ang kanilang mga mata. Bigla ko tuloy naalala yung mga Korean students ko. Talagang tinatakpan nila yung mata nila kapag mayroong nakikis. And finally, nabusog na ang mga bayawak namin sa chan kaya diretso na yata kami sa CR nito. Again, congratulations to the newlywed, Renan and Marinella.